Ngayon nga kapatid ay malinaw na parte pa rin ng Echo PH. Ito nga si Yahweh, matapos lang naman maglabas nga itong Echo FB page patungkol nga sa campus tour nito ngang Echo PH, na kung saan makikita nga natin dito kapatid nakasama pa rin ito nga si Yahweh sa pagkakataon na ito. Kaya sa kasalukuyan nga kapatid ay parte pa rin talaga itong si Yahweh ng kupunan ng Echo PH, dahil syempre sponsors nga nila ang may mga pakana ng bagay na yan. At since alam naman natin kapatid na si Yahweh nga ay malaki talaga humatak ng engagement kapatid, dahilan kung bakit kasama pa rin talaga ito ngang si Yahweh, dahil syempre isa nga si Yahweh sa dahilan kung bakit may mga sponsors nga itong kupunan ng Echo PH, dahil from NXP nga kapatid ay napunta nga ito sa Echo PH, na kung saan syempre yung mga naging fans nga ni Yahweh sa NXP ay magsisilipatan yan dito nga sa kupunan ng Echo. At sa ngayon nga kapatid, kahit maraming ang mga rumor na lumalabas patungkol dito kay Yahweh na mapupunta na nga ito doon sa Indonesia, o di kaya ililipat nga ito ng ibang kupunan dito nga sa Pinas kapatid, ay nanatili pa rin itong si Yahweh sa kupunan ng Echo PH. At sa nakikita ko nga rito kapatid ay walang balak talaga itong kupunan ng Echo PH na ipabuy out nga itong si Yahweh sa ibang kupunan. Pero case to case basis nga yan kapatid, at depende pa rin sa decision nga nitong kupunan ng Echo PH, na ang nagmamay-ari nga sa Echo PH kapatid ay nakabase doon sa Indonesia na Aura Indonesia. Kung sakaling ibibenta nga nila itong si Yahweh, ay mas nanaisin na lamang ng mga ito na ilipat nga itong si Yahweh sa kasister team nga nila dito sa kupunan ng Aura Indonesia. Lalo na't alam naman natin na ang isang tank talaga ang kulang nga dito sa kupunan ng Aura Indonesia. Kaya naman nangulelat nga ang mga ito last season, at hindi man lang nakapasok nga sa MPL playoffs doon nga sa Indo. Pero kung sakaling ibibenta nga nila itong si Yahweh o ipababuy out nga nila ito sa ibang kupunan, abay sobrang taas talaga ng presyo nito. Kaya baka sa taas nga ng presyo ni Yahweh kapatid ay hindi nga maging worth ito para sa ibang kupunan, o lugi nga sila kung papatusin nga nila itong si Yahweh. Dalawa lang naman ang choice ni Yahweh rito kapatid, it's either magkaayos nga sila ng kanyang kakampe, o di kaya'y lumipat na nga talaga siya ng ibang kupunan. Kung magkakaayos nga itong sila Yahweh at ang kanyang kakampe kapatid, ay mas mainam nga ito at i-build up nga nila ang magandang chemistry nila as a team. Nang sa gayon, ang susunod na season nga kapatid ay maging redemption nga ng mga ito. Ibang iba kasi talaga kapag si Yahweh nga ang tank nito ngang Echo kapatid, respect ban talaga ang ginagawa nga ng kalaban ng Echo PH. Pero kung hindi nga si Yahweh ang tank ng kupunan ng Echo PH kapatid, at si JP nga ito, hirap na hirap nga itong kupunan ng Echo PH drafting pa lang. Pag si Yahweh kasi ay binaban nga yung mga hero ni Yahweh, at nang dahil nga rito kapatid ay na-open nga yung ibang comfort hero nga nila Sanford, Sanji, at pati na rin eto ngang ni Benny Cutie, na kung saan kapatid madali nga ang buhay ng mga kakampi ni Yahweh kapag siya nga ang tank ng kanilang kupunan. Aminado naman tayo kapatid na eto ngang Echo PH ay naglaylo talaga kapag clash na nga ang pinag-uusapan. Syempre ibang ibang nga ang ipinapakita ng Echo kapag hindi si Yahweh ang kanilang tank. Kumbaga sobrang maingat talaga itong kupunan ng Echo, na hindi nga normal sa kanilang lang ang kupunan, dahil nakilala nga itong Echo Express nang dahil kay Yahweh. Yung tipong kapag may magandang opportunity nga kapatid ay pinapasok na agad ito ni Yahweh, at nang dahil doon ay nabubulaga talaga ang kanilang kalaban. Kaya naman sila nga ay madalas nananalo sa kanilang mga clashes noong mga nakalipas na season sa MPL nitong ang kupunan ng Echo PH. Pero kayang-kaya pa nga maayos ng Echo PH ang gusot nga ng kanilang players, lalo na't inamin nga ni Carl TC na ang problema nga dito kay Yahweh ay ang kanyang comms. Kayang-kaya naman i-fix yan ng kanilang kupunan. Pero sana rin talaga kapatid ay mas mainam talaga naman natili nga itong si Yahweh sa kanyang kupunan ngayon, dahil kung sakaling mag-iindo nga itong si Yahweh, abay luging-lugi na nga tayo pagdating sa international tournament, dahil syempre nag-aalisan na nga yung mga malalakas na
manlalaro dito nga sa MPL PH. Baka malay natin kapatid, 'di ba? Itong B-Wise ay lumipat din ng ibang region. Malay lang din natin 'yan, lalo na't alam naman natin na malaki talaga yung pangangailangan nitong B-Wise dahil syempre may iba't ibang negosyo na nga sila. Mas gugustuhin nga nila na mas malaking sahod na nga kapatid, at kung sakaling hindi nga sila mag-stay dito nga sa koponan ng Blacklist International, bukod nga sa mga malalupit na player na yan kapatid, napipinturin ang pag-iibang region nga ng ilang miyembro ng Smart Omega, lalong lalo na nga itong big 3 ng Smart Omega na sila Idol Chaknu, Eto Max at eto nga Nikelra. Kaya naman ang dahil nga sa mga rumor na ito kapatid ay nagsalita na nga itong si Idol Zapnu, at ayon nga sa kanya kapatid ay nagpost nga ito na di umano nauubos na raw yung Exe Boys dito nga sa koponan ng Smart Omega. Sa madaling salita kapatid, kahit nga wala pang ang final announcement patungkol nga dito kila Kelra, Eto Max at Idol Chaknu, mukhang nakukutuban na nga itong si Idol Zapnu na sa mga susunod na yugto nga ng Smart Omega ay baka i-announce na nga na tatanggalin na nga nila itong sila Kelra, Eto Max at Idol Chaknu. Pero alam naman natin na nandito nga si Idol Zapnu kapatid, na handang ang kupkupin ang kanyang mga tropa, o ito nga yung mga Exe Boys, at syempre bubuuhin niya nga yung dating samahan nga ng kanilang kupunan para nga dito sa MPL PH. Dahil alam naman natin na sobrang interesado nga itong si Idol Zapnu patungkol nga dito sa slot ng MPL. Ilang beses na rin kasi sinasabi nga ni Idol Zapnu kung magkakaroon nga ng additional slot sa MPL ay kukuha siya. Siyempre, kayang-kaya nga yan ni Idol Zapnu kapatid. Bukod pa nga dyan kapatid, talagang nasa sense na talaga ni Idol Zapnu na baka pagtatanggalin na nga talaga itong mga miyembro ng Smart Omega, lalong-lalo na itong Big 3. Kaya naman pinaghahanda niya na nga ang kanyang koponan na Z4 Esports. Dahil malamang, sa malamang nga nito kapatid, ay dito nga mapunta itong Big 3 ng Smart Omega. Dahil syempre, nauna na nga niyang kinuha ito ngang si Coach Pakbet. Kung sakaling pakakawalan na nga ng Smart Omega itong Big 3 nila, ay hindi na nga ito palalagpasin pa ni Idol Zapnu. Pero depende pa rin yan kapatid, lalo na't kung may offer nga na mas malaking halaga doon nga sa Indonesia, abay pwedeng-pwede nga yung patusin nila Idol Chaknu, Eto Max at dito nga kay Kelra. Medyo matagal-tagal na rin talaga kapatid na gustong-gusto nga maglaro ni Kelra dito nga sa Indonesia, dahil sa mga nakalipas na pag-RG niya nga na nakasama niya itong si Kyrie ay nagkakwentuhan nga yung dalawa, at tinatanong nga ni Kelra kung magkano nga ang kitaan doon sa Indonesia. Doon pa lamang kapatid ay mukhang interesado na talaga itong ang si Kelra, lalo na't pamilyado na nga itong si Kelra kapatid, at kinakailangan syempre nito na makapag-invest na ng mas malaking halaga para nga sa kanyang kinabukasan at kinabukasan nga ng kanyang pamilya. Kumbaga, magiging practical lamang itong si Kelra pag nagkataon, parang kagaya nga ni Kyrie kapatid na sobrang practical nga at pera talaga ang dahilan kung bakit lumipat nga itong si Kyrie sa koponan ng Onyx Esports. Sa mga unang offer nga ng Onyx Esports kapatid ay hindi nga kaagad yon pinatos ni Kyrie, pero nang dagdagan nga ng Onyx Esports ang offer nila, dito ay napadalawang isip nga itong si Kyrie, kaya naman kinuha niya nga ang pagiging Onyx members para nga sa mga nakalipas na season ng MPL. Hindi naman binigo ni Kyrie itong Onyx Esports dahil syempre nakakuha nga sila ng kaliwat kanang kampyonato, hindi lamang doon sa Indonesia, maging sa labas nga ng kanilang bansa, at yung pinakamalaking nakuha nga nilang tournament nung nakaraan ay itong MSC 2023. Kumbaga kapatid, hindi rin natin masisisi itong Big 3 ng Smart Omega na magtungo nga sa ibang region, dahil hanggat andyan nga yung opportunity ay pwedeng pwede talaga nila yan kunin, lalo na't alam naman natin na seasonal lamang ang pagiging malupitan nga nila pagdating nga dito sa MPL. Marami na kasing malalakas noon na humina na nga
vital sa nagdaang panahon at syempre sa papalit-palit nga na meta dito sa Mobile Legends. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E comment mo sa baba. Maraming salamat.